guys, it's me, Cheryl, and welcome sa ating YouTube channel. But before we start our video, guys, if you haven't subscribed sa aking YouTube channel, please do subscribe and click the notification bell para lagi ka updated sa mga ina-upload kong videos. Guys, is pag-uusapan natin kung safe ba ang country na Brazil. Safe ba siya sa paglalakad or pagta-travel ninyo mag-isa rito? Para sa akin, guys, ang Brazil ay hindi po safe country. Yes, guys, kasi hindi ka makakalakad dito ng free na hawak-hawak mo yung telepono mo sa iyong kamay. Habang naglalakad ka, guys, is hindi po pwede yun, guys, kasi maraming mga magnanakaw dito. For example, guys, nung pumunta kami sa city ng São Paulo, guys, ang São Paulo kasi, guys, is big city, so pinuntahan namin yun kasi may ginawa kami doon. So nakita ko sa city nila is hindi ko masyadong nagustuhan, guys, kasi siguro dahil doon sa mga place lang na pinuntahan namin, hindi talaga ka-attract para sa akin, guys. So yung pinuntahan kasi namin, guys, is yung public market nga do. So sinabi ng aking asawa, guys, hindi mo pwedeng hawakan ang telepono mo nang nakahawak lang ng ganyan at naglalakad ka, guys, kasi maraming mga magnanakaw doon, guys. Lalong-lalo na ang dami kong nakitang mga taong natutulog sa mga kalsada. At saka, guys, ang baho nung ano, may kanal doon na, so nung habang naglalakad kami kasi pumunta kami sa museum. So yung place na yun, guys, is ano, para siyang isang ano siya, pedestrian walk siya. So may tulay siya doon sa gilid. So yung amoy nung lugar, guys, is sobrang mabaho talaga, guys. At saka maraming mga lalaki naglalakad na parang nakahayba. Parang wala sa pag-iisip nila. So nakakatakot din maglakad mag-isa doon, guys. Lalong-lalo na kasi ako talaga, guys, is talagang nagbi-video ko. Alam nyo naman, nag-YouTube ako. So nire-risk ko talagang mag-video. So para ipakita sa mga viewers ko kung ano talaga ang Brazil. So ang Brazil kasi, guys, may part na maganda. Maganda yung mga view nila dito, sobrang gaganda. Maganda yung mga beaches nila dito, mga park nila, mga more on ano sila, more on nature sila, guys, dito. Kaya minsan nakikita ninyo yung mga beach na pinapakita ko, sobrang ganda talaga, guys. Maganda siyang anuhan. Pero hindi po safe ang country nila, lalong-lalo na pag nag-arrive ka dito sa airport nila, guys. Make sure ninyo na nakaready na kayo. Huwag kayong magpapalit ng pera dito sa lugar nila, guys, kasi yung pera binabarat lang nila. At saka maraming mga ano, manlulokong mga taxi driver dito, mga ganyan-ganyan. Kaya mag-iingat kayo ng sobra-sobra. Kasi, guys, may time kasi. So, may time kasi, guys, na kailangan nyo talaga mag-ingat. Hindi po siya safe country. Maganda lang siyang bakasyonan, pero ano, hindi siya safe country talaga, guys. May mga taong nangloloob ng iyong bahay, so make sure ninyo huwag nyong ibibigay kahit na kanino yung address ninyo, kung saan kayo nakatira, mga ganyan, kung hindi ninyo kilala talaga yung tao. Kasi, guys, minsan kasi may mga ibang tao na kunyari kakausapin kayo, ganyan-ganyan, lalong-lalo na ako, ibang lahi ako, di ba? Lalong-lalo na ako, eh, kunyari kakausapin nila ako, tatanungin nila, saan ka nakatira, mga ganyan-ganyan. So, huwag na huwag kayong magbibigay ng inyong address sa mga taong hindi ninyo kilala, guys. Ex yun. Kasi, ano, nagkumukuha lang sila ng information sa inyo, mga ganyan. At saka, guys, pag maglalakad kayo, or for paglalakad kayo sa mga kalsada, guys, is make sure ninyo na yung bag ninyo is nasa harapan ninyo. Yes, guys, dapat nasa harapan ninyo, guys, huwag sa likod ninyo, kasi marami mga nilalang na tao dyan na kunwari is naglalakad, tapos hatake na pala yung bag ninyo, tapos mawawala na. At saka, guys, huwag na huwag kayong magsusuot ng mga ano, ng mga gold necklaces, mga rings ninyo, mga necklace ninyo, earrings ninyo, guys,
Kasi talagang hindi po siya safe sa mga tao, lalo-lalo ng mga foreigner. Kasi kung hindi niyo alam yung Brazil, guys, Brazil is nice country, but hindi siya safe country para sa inyo, para maglakad kayo, lalong-lalo na sa gabi, guys. Kasi na-try na namin mag-asawa maglakad sa kalsada ng gabing-gabi, guys. Nagpunta ata kami sa isang city noon eh. So, yung city na yun, guys, is walang masyadong tao at marami kaming nakikitang mga tao na nasa gilid ng kalsada, nag-uusap, mga ganyan, mga tatlo, mga ganyang tao. Tapos yung empty na talaga siya, guys, talaga empty na, nakakatakot kasi naghahanap kami ng makakainan noon. So, hindi namin alam ang city kasi may mga city dito, guys, na alam niyo, ang aga nilang nagko-close, ang aga nilang nagsasarado. Yung bang mga 9 pa lang, 10 pa lang, sarado na sila. So, pag pupunta kayo ng city, guys, make sure ninyo na alam niya yung timing ng restaurant nila doon or kung anong oras sila magko-close, guys. Kasi delikadong maglakad sa gabi dito, lalong-lalo na mag-isa. Kaya ako, minsan kasi, guys, nagbibideo ko, lalong-lalo na pag umaalis kami, di ba, lagi ako nagbibideos. At saka sa mga big city siya, sinasabi ng asawa ko, huwag mong ilalabas yung telepono mo dahil baka manakaw daw yan. Ayan lang, guys, hindi po siya safe country. Basta mag-ingat ka lang, huwag ka nagbibigay ng kahit na anong information about you sa mga taong hindi mo kakilala. Lalong-lalo na kung sakaling nagbabakasyon ka rito or isa kang permanent residence dito na alam mo na talaga yung pasikot-sikot dito sa lugar nila, alam mo na yung mga tao dito. Wag po tayo magtitiwala ng madali, lalong-lalo na kunyari kinakausap ka lang yan. Kasi yung mga taong Brazilian people is talaga, makausap talaga sila, parang very, very friendly sila, no? Kaso may mga tao na kunyari friendly sa'yo, yung palang mayroon ng tangkang pagnanakaw sa'yo. So, make sure ninyo na careful kayo pag magbe-visit kayo dito sa Brazil kasi hindi po siya safe country. So, ayan lang, guys, na i-share ko lang sa inyo. Sana nagustuhan niyo itong video na to at in case na magpupunta kayo dito sa Brazil is I do video about their countries, about the people, about the food here. So, I'm sure na makakapulutan nyo ng aral ang aking video. So, I hope na na-enjoy nyo, guys. If na-enjoy ninyo ang video ko, guys, please do like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Bye!